dalhin ko na to kay Dr. Monica agad para maayos na yung DNA matching. Magkakatiwalaan ba talaga yan? Paano kung katulad siya ng nanay niya? Naniniwala ako sa kanya, Eman. Gusto lang niya talagang tumulong. Paano mo naman nasabi? Nawalan siya ng ina dahil sa sindikato. Biktima lang din siya. Pabalitaan na lang kita sa resulta nito, ha? Celine, paano kung puso nga talaga ni Robby yun? Anong gagawin mo? Ikaw, anong gagawin mo? Hindi na mag-aaksaya ng oras. Ako mismo ang huli kay Anton at Amelia. At ako na mismo magtatapon sa kanila sa kulungan. Pero sana hindi totoo dahil gusto ko pa rin maniwalang buhay ang anak natin. Hindi dapat bumagal ang operasyon, Franco. Tuloy pa rin naman ang paggawa ng supply natin, boss. Mas kakailanganin pa natin ng maraming bata. Bumabalik na ang mga kliyente. Pero kailangan magdoble ingat pa rin. Protektado tayo ng mga tao sa taas, pero maraming mata nakatingin sa atin. Nag-aabang ng mga susunod natin gagawin. Opo, boss. I vote for Emilia. Well, I guess my vote goes to Amelia. I agree. There's no more capable person to fill in the mother's shoes than the daughter. The steady flow of children despite adversity is proof of that. Looks like an election isn't necessary after all. Just goes to show. You really are your mother's daughter. Will you make it official now? Are you sure about this, gentlemen? Of course, Amelia. Effective today, you will be our new head. We trust you. I hope you trust us again. To a new beginning. To new beginnings. To new beginnings. To a better and stronger business dealings. I promise you that. Mabuti naman sa kabila ng mga nangyari, pinagkatiwala pa rin ang mga partners natin sa iyong negosyo. Oo nga eh. I'm so relieved. Akala ko wala na yung tiwala nila sa atin eh. Congratulations. Cheers. You know what? I also have to give it to you, Anton. Dahil sa'yo, nagtuloy-tuloy ang operations natin. Steady ang supply ng mga bata at mga armas. Thank you, brother. Nangako ako sa'yo, di ba? Na hindi ko papabayaan ang pamilyang to. Basta sa negosyo, maasahan mo ako. Well, I hope I can say the same thing about Celine. Pero, okay, let's just agree to disagree. Hello? Nasa presinto si Arnold? Ano? Thank you. Paano mauna na ako, ha? Parang matamlay ka. May sakit ka ba? Wala, pagod lang ako. Saan may lagnat ka? Brad, ang tawag dyan, salinesis. Ano? Sam, seryoso? Okay lang ako. Itutulog ko lang to. Ako pa ba? You're naman, Brad! Idol talaga kita. Pinag-aagawan ka na. Sana all. Shhh! Iman! Tay. Ano nangyari kay Bernie?
Okay, man. Sige na. Uwi ka na. Hindi na. Ayos niya na muna kayo niya na Bernie. Pasensya ka na, ha? Hindi ko rin alam ba't ako tinurang kaso. Siguro ito sa niluto ni Celine. Sakit ka na nga, nagawa mo pang magbiro. Leo. May nangyari ba? Si Clarissa. Lalo lang lalaki yung problema kapag nalaman niyan dito ka bumalik. Magtataka yun. Wala na akong pakialam kung anong sasabihin niya. Kung ordinaryong tao ka, pwede yun. But that's not the case. Masyado kang dapat maraming pag-ingatan. Leo, a lot is at stake. Pwede ba kahit na ngayon lang? Dito muna ako. Mas lalo kong siguraduhin na wala makakasilip kung sino nagpapatakbo nito. I know I can always count on you, Leo. Sana lang pwede ko rin protektahan ka kay Clarissa. Wala kang dapat gawin. I can handle her. I know, pero... palala ng palala yung mga anxiety attacks niya ngayon. Wala nang bago dyan. Pinagdaanan niya na yun dati. Pero Leo, it's different now. She's more determined to find out kung ano yung mga tinatago mo. Tapos iniisip ko, I don't think she can even handle the truth when she finds out na ikaw yung ama ni Lester and you're protecting the syndicate. Kung sakaling mangyari yun, kailangan niyang tanggapin. You know, it makes me realize he always clean up my mess. Pero hindi ko naiisip na may sarili ka rin palang problema. Ay, hindi mo dapat isipin yan. Nakayanan mo palakihin si Lester on your own. Malaking pasasalamat ko. And to think na dapat magkasama tayong nagpapalaki sa kanya. Hindi mo naman kami pinabayaan eh. Kahit hindi alam ni Lester na ikaw yung ama niya, he always took care of us. And I know that you would always, always be here for me and our son. Sorry, Kuya. Nadami pa kita. Huwag ka mag-sorry, Arnold. Responsibilidad kita. Kung di ako pumunta doon, baka magdamag ka sa kulungan. Hindi mo mapapagalitan? Kung ako naman yung nasa sitwasyon mo, baka mas matindi pa yung ginawa ko doon. Kaya, Arnold, susunod. Tumawag ka sa akin. Para ako yung uupak sa magkapatid na yun. Huwag ikaw. Kailangan mo mag-ingat. Kuya mo ako. Ako dapat ang nagtatanggol sa'yo. I haven't heard you say that before, Kuya. Yun ang gusto ni Mama.
yung alagaan natin ng isa't isa. Hinding-hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo, Arlo. As much as I'd like to pretend or to shut off my feelings for Arlo, mahirap. Hindi ko maiwasan maging ina. Mahirap burahin ang pagmamahal na buo ko para sa kanya. Pero ma, meron tayong usapan, di ba? Alam ko. Mahal ko si Arno, pero mas mahalaga ka sa akin. Alam mo yan, anak, higit pa sa buhay ko. Hindi ko pwede mapahamak, Arnold. Ikaw ang sasalba sa buhay ko kapag bumigay ng puso ko. Pag-ibig na tinay, walang hanggang paalam. Habang magkalayo, papalapit pa rin ang puso.